Mga minamahal kong mga kapatid, isang pinagpala at maligayang Pasko ng muling pagkabuhay sa ating lahat. Naranasan ba ninyong napagkwentuhan ng isang secret gamitin kayo bilang tulay upang masabi to sa ibang tao? Halimbawa, meron akong kaibigan mag-asawa na ibinalita sa akin na ang kanilang anak ay nakapasa na sa board exam at may mataas na score. Sabi nila, Bishop, bago pa po malaman ng iba, sa inyo na po namin ito unang sinabi dahil mahalaga kayo sa amin at alam namin ipinagdarasal ninyo ang aming anak. Kung kayo ito, ano ang maging reaksyon ninyo? Hindi ba kayo ay matutuwa dahil sinabihan kayong mahalaga? Pero tayo rin ay nagugulat at mapapatanong na bakit sa akin ninyo unang sinabi? Mga kapatid, nung magpakita ng ating Panginoong Hesus kay Maria Magdalena nang siya ay nabuhay na maguli, nagulat at nagtaka rin si Maria Magdalena sa ibinalita ng Panginoon. Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Ginawa ito ni Jesus at pinili niya ang alagad na si Maria Magdalena dahil siya ay mahalaga at kanyang pinagtitiwalaan. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesus at sa pagsisiwalat niya sa kaniyang kadakilaan sa atin, tayo ay mistulang mga Maria Magdalena. Ako at ikaw ay mahalaga sa kaniya at labis niyang pinagtitiwalaan. Sa kabila ng pagkagulat, dali-daling ginawa ni Maria ang utos ng Panginoon at ipinamalita ang mensahe ng muling pagkabuhay ni Kristo. Naniniwala din si Jesus sa iyo na ang mabuting balitang ito ay mamahalin at pagyayamanin natin sa ating puso at ibabahagi na rin sa inyong kapwa at sa buong mundo. Sapagkat ang kamatayan ni Jesus ay hindi lamang tagumpay niya. Hindi niya ito sinarili, bagkus ito ay kaniyang ibinahagi sa sanlibutan. Nung mamatay siya, nagbunyi ang mga Hudyo at lahat ng nagpahirap sa kanya dahil inakala nilang ito na ang katapusan. Subalit, nagkakamali sila. Hindi ito ang katapusan para kay Jesus dahil ito ay bagong simula. Binuksan niyang bagong mundo para sa ating mga tao ang kaharian ng Diyos kung saan may puwang para sa ating mga mahahalaga sa Kaniya at minamahal niya. Sa kabila ng mga pagdurusa sa lupa, kagutuman, digmaan, pananamantala ng kapwa, paniniil at pananakop ring na umiiral sa lipunan. Pagkatapos ng mga paghihirap, tayong lahat ay palaging may puwang sa kaharian ng Diyos. Yan ang ipinangako ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ito rin ang lubos na kaganapan at tunay na kahulugan ng ating pananampalatayang Kristiyano. Kung wala ang muling pagkabuhay ni Jesus, walang saysay ang ating pananampalataya sa mundong ito. Subalit, dahil tayo ay mahalaga at minamahal ng Diyos, si Jesus ay muling nabuhay, nagbukas ng pintuan ng langit para sa atin at hindi niya
tayo iiwan kailanman. Mga kapatid, hamon sa ating ngayon ng muling pagkabuhay na ibigin at pahalagaan din natin ang ating kapwa. Dahil tayo rin ay inibig at pinagtiwalaan ni Jesus bilang mga tagapamalita ng kaniyang mabubuting gawa dito sa lupa. Ito po ang inyong obispo, Honesto Ontioco, bumabati ng isang maligayang Pasko ng muling pagkabuhay sa inyong lahat.